Ba't parang problemado ka? Hindi naman problemado, masahit lang ka tao kasi galing nga kami Duathlon. Ah, oo nga pala. Masahit na eh, hindi pa nga magalaw yung ano ko, hindi. Wag. Hindi nga mababa na agdan eh. Tapos ngayon, papunta tayo na sila kasi pupunta nga si Serwin dito, susundin tayo. Ipapawagwag tayo sa aso ni Serwin. Hindi ba? Hindi ba tayo nakaka-recover? Masahit pakatawa natin. Papawagwag tayo sa aso. Sa aso. One eternity later. Pwede na agad magpakagat sa aso. Una-una ka pa, ikaw papakagat sa aso. So nandito kami sa training ground ni Sir Mike Estaniel, aka Pak K9. Dito sa Silang Cavite mga idol, at eto nga yung pinagtitrainingan nila ng aso. At eto nga si Sir Mike na nagre-ready na para magpakagat sa aso mga idol. So meron tayong papakita na napakalupit na aso ni Sir Pau Osero mga idol, parang robot kung gumalaw. Kumain ka na dyan kasi papakagat kita mo sa aso. Dahil dapat din niya kainin. Food refusal. Ito yung tawag doon. Ay ganun. At eto naman si Sir Pau Osero mga idol, kasama niya yung aso niya na Bedyan. So ang gagawin ngayon dito is yung food refusal. Susubukan ni Sir Mike hagisa ng food mga idol na dapat hindi niya kainin yung pagkain na ihahagis. Bale, eto palang mga aso na to mga idol, well trained. Galing lang. Napot! Dive! Put! Eh! Hindi niya basa ako mo eh. Walap! Walap! Tolong down, iwan niya dyan, magtatago siya. Ngayon mga idol, dito masusubukan yung patience ng aso. Ngayon hanggat di nila nakikita yung amo nila, hindi sila gagalaw kahit anong marinig o makita at ihagi sa kanila. Ito naman mga idol, patatalunin yung aso kahit gaano kataas yung pader. Nice, good. Ito na yung part na magpapakagat si Sir Mike, aka Pak K9 mga idol.
Sa mga naghahanap nga pala ng ganito kalupit na aso mga idol, pwede din kayo bumili direct sa kanila and pwede nyo na rin ipadiretso training. Ganong kalupit mga idol, search nyo lang yung Pop K9. Kakagat din ako ng aso pag tinapik ko yung handler niya. Pero magbabantay lang siya. Pag tinapik, dun lang kakagat. Oo oh, nga eh. Pag yung, hi, hello, ikutan ko, magbabantay lang siya. Susundan niya lang. Si sir magpakagat. Ngayon, tayo na papakagat din. Ikaw naman. Ako naman. Pati eto, ikaw. Kaliwa. Kanan ka, di ba? Kanan ako. Kaliwa to. Shot mo. Yan. Ito yan. Shot na paa mo. Great body. Ito aso. Iaabot ko yun. Hindi kita pababayain yung aso. Yan pare, yung pakiramdam na yan. Ang agad yung ano. Pwede mo yung paa mo. Parang lalaban ko. Eh, masakit pa naman yung binti niya. Bibigay mo ngayon sa kanya. Bigay. Takbo kasi ng takbo eh. Angat. Para maramdaman mo lang. Yan na mismo yung pare, yung pakiramdam na ginagawa sa'yo. Yun yung bigat ng aso. So, kailangan mo lang. Angat. Angat. Pag pinagat niya. Huwag lang magbitawan. Bakit para? Ayun, sasabihin ko sa'yo. Sige, bigay mo na. Bibitaw mo na. Bibitaw mo na. Ah, pag-bibitaw yung bigay mo na. Hindi ko siya papakabay. Tawag mo siya. Ito lang naman yung magdadalabas ko na aso. Ito lang sa position mo. Aabot ko lang sa aso. Makagat ka, Mara. Nalakapaan ah. Yan, pero ito hindi tumatalim, bilog yan. Yan. Para sa leg ng aso, so susuot mo. Yan lang ang mararamdaman ng aso. No. Prong collar. Threat to sa aso, threat. Para pagka umano siya. Babe siya, susunod siya. Okay. Threat to eh. Parang kunyari ako, nakatutok sa yung kutsilyo. Sabi ko, kang gagalaw. Siyempre, di ka gagalaw. Kasi may nakatutok sa iyo eh. Parang ito yun. Na mag-sit ka, mag-stay ka, mag-down ka. Kaya pala kanina, yun ako na positive to pag tama ang gamit sa aso. Negative to, negative result to sa aso pag mali gamit. Mm-hmm. Lahat ng gamit sa aso, pag mali gamit sa aso, negative. Yes. So dapat, marunong yung gagamit. Yeah. Maliit lang. Puta yun yung kakagat natin, maliit lang daw. Kayang-kaya mo to.
dito. Seryoso ba? Napa! Tay! Kumita ko muna sa'yo, ganito yun. Harap. Po! Napa! Tay! Tay! Po! Paring ngayon, ito si paring Jonty. Ito ngayon yung kakagandaan niya, paring ayon. Laki. Dinedemo muna sa kanya bago bitaw! Niya testingin. Bitaw! Dapa! Hintay! Dapa! Hintay! Hintay! Pwede pa magbaka. Sakit pa naman yung piti mo. Maliit lang, tuta lang. Tuta yan. Hamakan mo siya. Iaabot ka lang siya. Yung position ng paa mo, position ng kamay mo. Yan. Angat ko dito. Wait, dobre. Alam pa rin siya dito, wait lang daw eh. Pwede umawak. Hawakan mo yan, pwede. Yung reaction ng mukha niya dito ka nga daw. Ang mga hanggang dibdib. Mga tangayin ka ng aso ah. Ito ka, madam o. Hintay. Angat. Dito ka para makita ko yung ano. Yan, good. Gagat. Good, gagat. Step yan, gagat. Gagat. Yan, o. Gagat. Yan. Yan, gagat. Good. Yala, bebe. Gagat. Good, gagat. Yan, gagat. Parang masakit na yung binti mo. Tiis ka lang dyan. Recover pa yan. Yan, nagkagat. Yan, good. Sarap. Kahit malamig, pinawisan. Hahaha. Dapa! Ayo! Po! Ayo! Dapa! Po! Dapa! Galing! Upo! Ayo! Dito! Dulundan! Dito! Pa! Dapa! Tay! Tay! Tak! Tak! Ala bebe! Dito! Oh. Ito yung malupit mga idol, nasa isang part lang yung aso. At yung nakikita nyong round na ito mga idol, yan yung pinaka-teritoryo ng aso. So pag pumasok si Sir Mike, tsaka lang kakagad yung aso. Ang pinapakitang sample nito mga idol, kunyari yung bag nyo, yung pinaka-pinapatungan ng aso. Ngayon babantayan niya mga idol, kahit mag-ikot-ikot ka, hindi ka niya agad atakihin. Pero kapag lumapit o pumasok ka dun sa bilog, tsaka lang siya kakagat, tingnan nyo. So yun, sobrang solid ng experience natin dito mga idol. Si Sir Winsol nga pala nagsama sa atin yung Winsolution Dog Training at sa mga naghahanap ng asong ganto mga lodi, kay Sir Pak K9 pwede kayo mag-direct PM at kay Sir Pau Osero.